We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kasama niyo po uli kami. Kami po ang inyong mga kasama rito for 30 minutes. Jonathan Mortiz. Ate Maru Cepeda Javier. Yan. I once again, Lord, I thank you for bringing us together dito no sa ating program, no. Program amazing. Natin? We can do it! Yeah. Alam mo, amazing, no? How we can be together in one sitting right now, no? Kung saan man kayo, sa mundong ito, sa Pilipinas, sa Amerika, sa Europa, magkakasama-sama tayo dito sa ating programa. Yeah, salamat sa teknolohiya. Yes. At na-maximize natin ito. Mas lalo pang napalawak dito nag-lockdown. You know? Yeah. Amazing. No? Sino nakakaalam ng Zoom noon? I know. Ang alam ko lang, Zoom ba? Ang alam ko lang, Zoom na pagpapadala. Yun nga, no? But kami po ay nagpapasalamat. Maraming salamat din sa mga comments ninyo at mga reactions ninyo sa ating programa. Keep on doing it. And right. You inspire us to do the program, really. You can do it. You can do it, my friend. At saka, salamat din. Ang dami na nating kaibigan. Yeah. Padami ho ng padami. Oo. Ito ho'y actually nagiging family. Yes. You know, we're really part of the family of God. So, yung Universal Church. Kasi anywhere, kung nasaan ang mga Pilipino, pwede na natin maging kaibigan. Yes. Pero ang gusto namin ibahagi sa inyo ay yung kwento, yung narrative nga po ng Diyos. Yan. Timaru, no? Missio Dei. Ito nga pong gawain ng Panginoon ay sinimulan niya, ipagpapatuloy niya o tatapusin niya. Mm-hmm. And you know, the best is yet to come. Tama, kasi itong ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook, at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV, at ganun din sa channel 185, right, sa GCTV tuwing Sabado, alas 6:30 ng umaga. Well, ito po ang feature natin ngayon, mga kaibigan, yung kanina nasabi ko na sa inyo, yung mission po ng Diyos, dahil gusto namin bahagi sa inyo yung kwento sa pagpapatuloy ng Diyos sa buhay nila, sa buhay ng bawat isa, through the ministry po ng Far East Broadcasting Company. Yes. So FEBC International, tayo po ay merong stasyon sa Cambodia at marami yung mga nakikinig sa atin doon. Ang Cambodia ho kasi is a young generation. Uh-huh. Okay? Younger yan. Nung napunta tayo doon, nakabisita tayo. Dahil ho sa time noong ng Khmer Rouge, eh, marami hong mga namatay ng mga Cambodians. Okay. And kaya yung mga older generation, they were killed. Tapos ito nga hong mga younger. So mga bata ho ang, when I say bata, yung mga bata sa atin. Sila ngayon yung mga generation na nagiging leaders. Pero naging bata din ako. Ay, syempre. nung pumasok ako sa FEBC, o bago pa, at meron ko na ho ito. So, bata ako sa iyo. So, mga kaibigan, yung ministry ng FEBC, we're broadcasting 245 languages. Mm-hmm. And also in 50 countries all over. At ang patuloy hong story ng Panginoon ay nagpapatuloy nga. So ito, may story tayo na gustong basahin mula sa Cambodia. Yeah, okay. Sabi niya, ang pangalan ko ay si Tida. Ang programang Healing Heart Program ay nagpalakas sa akin to be a strong lady. The speaker shared with me some reasons to think about life. How I can face life if we are discouraged. At meron rin siyang angle na
you know, suicidal siya, you know. Mm. Wow. 2 years ago, my husband played casino. At the time, we argued and he hurt me. And then he ran away. Mm. I didn't know what to do. In his time, by grace, by God's grace, I took the radio and I listened to the program Healing Heart during the nighttime. I got some suggestions and motivation at na-encourage ako sa programang ito. Maging patient, maging malakas, maging may pag-asa, hopeful. Mm-hmm. The Healing Heart shows me a way to save and solve my problems. Wow. To face and solve my problems. Thank God, ang asawa ko po ay bumalik na sa akin at humingi ng kapatawaran mm-hmm. at talagang nagpakumbaba. Salamat sa Diyos, tinanggap na rin niya ang Panginoong Jesus. Ito ho ang pasasalamat ni Tida na Cambodian listener natin dahil yung panalangin, guidance, counseling na binigay sa kanya noong program natin ng mga counselors natin mm-hmm. ng ministry po ng FEBC. Nagpapatuloy ho yung storya ng Diyos sa buhay niya, sa buhay ng asawa niya, sa buhay natin, right? Na ang narrative po ng Diyos ay nandyan, papatuloy. Mm-hmm. So Ate Maru, ang Cambodia ngayon ay it's a free country. Mm-hmm. Kapasalamat tayo from that tragedy during the Khmer Rouge, mm-hmm. Pol Pot, yung Killing Fields. Yes, yes, the famous one. Yeah, infamous sa atin, right? Dahil sa SOAR. In fact, nung first time ko napunta ng Cambodia, nagpunta tayo dyan sa Killing Fields. Meron silang tinatawag na school dyan na ginawang massacre chamber ni Pol Pot, ano? It's terrible. In fact, wow. I was depressed mm-hmm. leaving mm-hmm. the country. However, ngayon, there's great hope, lalo na sa mga batang ito na sila na ang mga leaders ng bansa and, you know, ang Kristyanismo ay lumalaganap sa Cambodia mm-hmm. at ang Christianity ay lumalaganap. Wow. Meron ho isa pang bansa na gusto kong banggitin sa inyo. Ay, hindi ko na pala babanggitin yung pangalan ng bansa dahil meron ho mga countries na open ang Christianity ngayon, mm-hmm. right? Pero may mga bansa na close pa rin. And they are severely persecuted. Ito ko sa Southeast Asia. Hindi ko na babanggitin yung bansa. Ang ating programmer ay nasa isang lugar na safe pero nagbo-broadcast siya sa isang bansa ngang persecuted ng Christians. Mm-hmm. At, through new technology ay nagkakaroon sila ng communication sa Messenger. Wow. Ayan, you know, mm-hmm. Facebook. Yeah. Ang broadcaster natin, yung mukha niya sa Facebook ay it's a cartoon face. Talaga. Oh. Pag nakikipag-usap din siya sa Messenger, syempre yun lang yung mukha. Eh, hindi talaga siya nagpapakilala for safety, security reason. Tama, pero itong tama. Itong isang listener natin, she's being persecuted by her in-laws dahil Christian siya. She's a believer. Sumulat siya sa page natin ng FEBC. Sabi niya, ang akin pong in-laws, father, mother-in-law ko, gusto nilang parang idaan sa witchcraft yung kanilang anak. Oo. Wow. Na siyempre, ayaw niyang gagawin ito. Mm-mm. Kaya mas lalo siyang pinersecute. In fact, Ate Maru, merong daan, meron tayong mga picture na nakikita rito na sinarado yung pintuan, sinara yung toilet oh. na para sa kanya na dapat niyang gagamitin. You know, yung ganito mga persecutions na na nararanasan po ng mga kapatiran natin. However, I'd like to mention again, yung storya po ng Panginoon sa buhay niya ay nagpapatuloy. Hindi pa ho tapos eh. Yeah. It's still not finished yet. Mm-mm. Dahil yung pag-asa niya ay nasa Panginoong Jesus. Nandyan ho yung broadcaster natin. Inaalagaan siya, kinakounselan siya, mm-hmm. pinapalakas siya. Sabi nga niya ay I'm so thankful dahil ngayon ay lumalakas ang loob ko
dahil sa mga tulong ninyo. Mm-hmm. And ngayon, huminto ng konti ang persecution dahil nga kinounselan siya. Sabi nga, huwag niyo na akong dagdagan ng problema. COVID na nga. So, nag-less naman daw ng persecution. Okay, yeah. So, I just like to mention to you, mga kaibigan, ang pagiging follower ho ng Panginoon, hindi ho ibig sabihin ay will be always, you know, a bed of roses. Yes, in a bed of roses. Meron lagi hong, meron tinik. In fact, sa ibang mga bansa ay mas malalaki ang tinik. Yes. Kaysa sa mga nararanasan natin dito sa mga free country. Kami ho sa California, sa Amerika, kayo na nga nasa Pilipinas, na free kayong sumamba sa Panginoon. That's true. So huwag ho natin kalilimutan yan. Lagi ho nating pananalangin ang mga kasama natin, mga kapatid natin sa ibang mga bansa na talagang they are highly, highly persecuted. Naalala ko tuloy ang aking life verse. No? Itong naging ano ng buhay ko, yung Galatians 2:20. It says, I am crucified. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ that lives in me. And the life which I now live in flesh, in the Son of God who loved me, who gave himself for me. Amen. Wow. Kaya ho sa listener natin yan, dun sa bansang yon na persecuted, dito sa ating Cambodian listener, sa inyo po. No? We can do it. Yes. You can do it. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. Yes, yeah. Mga kaibigan, we can do it. Amen. Sabi ni Lord yan, anak. We can do it. Mm-hmm. Eh, palagi natin do it talaga ang ating Panginoon. Ang ating special guest for today ay talagang ka-duet niya ang Panginoon. Yes, yes. At may instrument pa. Oo, talagang palaging-palagi. And I've known him for a number of years na rin, no? Sa church, ang anak niya ay naging estudyante ko. Mm-hmm. Pero doon ako na-bless when he played his instrument. Okay. At ngayon mapapakinggan natin siya. Mm-hmm. So I'm referring to a guy married to Maria Ligaya. Mm-hmm. A father of two daughters, si Ashley and si Chelsea. Si Chelsea ang aking estudyante. Retired employee siya ng LA County with 34 years service. So retired na rin ito. And has been saved since April 1984, mga kaibigan. So let's welcome sa ating program my maestro, my best friend, at kamag-anak ko to eh. Right. sabi ng mga kamag-anak ko rin. Kaibigan ko daw at relative ko daw ito. Yeah. Mr. Jesse Marfil. Kamusta, Jess? Mabuti naman. Salamat at ako ay naimbitahan niyo. Salamat sa oras mo. Alam na ay magiging pagpapala ka. Ay, wala na naman. Kayo na nagsisilbi pa rin sa serve sa music ministry. Nako, the first time ko na dinig to, I was so blessed. Thank you. I don't just hear the music. Mm-hmm. I hear his heart. Right. I hear his heart talaga. Every time he plays the saxophone. At kauna-unahang saxophonist ito tan na nagkaroon ng papuri recording. Right. Songs right. Ng mga first, yes, ng album ito. Kaya napakagaling at he has a beautiful maganda din ang testimony nito. So Jez, bring us back to 1984. Story, how did you come to know the Lord? 1984, actually before 1984, nung mamatay yung father ko 1980, at
marami na akong mga katanungan sa Diyos. Bakit nangyayari ito? Kasi bago pa lang kami dito sa US, sa California. So parang mahirap. Eh, tatlo lang kami. Nanay ko, tatay ko, tsaka ako. Oh. So hindi ko alam kung ano gagawin ko. Naawa ako sa nanay ko. At pero ang nakita ko sa nanay ko, palabasa siya ng Bible. Nag-umpisa siya magbasa ng Bible at saka kumakanta siya ng mga Christian song. So parang nagkaroon ako ng tanong, bakit ang saya-saya niya, kamamatay lang ng tatay ko. Pero ako, ako nag-aalala. So ang ginawa ko, bumili ko ng maliit na Bible at nagbasa-basa ako. May mga question ko, ikaw ay malungkot, basahin mo itong mga passages na to. So doon nag-umpisa, nagkaroon ng ano yun, buto or binhe sa puso ko ang salita ng Diyos. At nagkataon, fast forward, niyaya ako ng nanay ko sa isang Bible study. Ihahatid ko lang siya. At pagkatapos namin mag-dinner, nung paghatid ko sa kanya doon sa bahay na nag-uumpisa na, di pagpasok ko sa pinto, parang yung pinag-uusapan nila ng salita ng Diyos, ay ako. Sabi ko, bakit ako ang pinag-uusapan itong mga to? Pero salita ng Diyos ang binabasa nila, pinag-aaralan nila. So, yung mga question ko sa buhay, ang sinasagot, ito siguro ang kailangan ko na kasagutan sa mga katanungan ko na ganito na ba lang ang buhay, lalo sa Amerika, trabaho, tulog, trabaho, tulog. Parang walang saysay, ganun na lang. So, tanong ako, it's gotta be more than this life. So, ayun, yun ang naging kasagutan, Jesucristo. Mm-hmm. At napansin ko sa kanila, mga iba silang tao, parang hindi tunay, pero tunay. Ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ang pag-welcome nila, actually, tutugtog ako noon. Friday night kasi yun eh. At napaupo na ako doon. Magnetized na ako. At ang Holy Spirit nang kumakausap sa akin. So, huli na ako sa tugtog ko. Pero inimbitan nila ako sa church. So, fast forward na to sa 1984. Nagpunta ako nung linggong yun. After Friday na madinig ko ang salita ng Diyos. Pagkatapos, yung pastor, si Pastor Tel Bringas, at ako na naman ang ano, pinapapat niya, parang one-on-one eh. Pero yung salita ng Diyos, nagpipreach siya. Single out ka, ha? Oo, parang yung puso ko, ganun, kumakaba ng ganun. So, sa bandang huli, at may sinabi siya, merong tao dito na naghahanap. May hinahanap siya na ito ang kasagutan. Mm. So, kung sino ka man, punta ka dito sa harapan. Ayun, ako, tumakbo ako sa harapan. Ako po yun. So, andun. At nung pinagpe-pray ako, nag-confess ako na ako'y makasalanan at tinatanggap ko na siya na maging hari at siya na maging Panginoon ko. So, habang after that, pinagpipray nila ako, naglilehan sila, mahagulgul ako na iyak. Tapos lahat ng mga kasalanan ko, naalala ko. At sa sarili ko, kinukontest ko habang mahagulgul ako na iyak. Tapos in service, nandun ako sa floor, nakahigado. Tapos, dinala na ako sa office. Sa dami ng kasalanan, ganun ka, tagad din. So, Jess, I have a question. So, nauna sa Bible study ang mama mo? Oo, nauna siya. Kasi meron siyang mga nakilalang mga Kristiyano. Mga balo din. So, niyaya siya. So, ganun, anong nangyari? Tapos, ang gandahan nito, kinabukasan, pasok ulit ako sa trabaho. That time, sa LA County na ako. Sabi ng katrabaho ko, nagulat sila, something happened to you. Sabi nila, your face is glowing.
Change in your aura. Sabi ko, wow, no, I just went to church. Sabi ko na nga pa, sabi ng mga katrabaho ko, mga itim sila eh, mga Christian din. Sabi ko na nga ba, may nangyari sa iyo. Did you become a Christian? Yes, born again Christian. Tapos, I used to smoke. So pagka break time, mag-i-smoke ako. At yung smoke, hindi ko malanghap. Parang masusuka ako. Mm. So simula noon, after that, hindi, I cannot stand smoke anymore. Nawala yung sisigarilyo ko right then and then the next day. Galang sigarilyo, pagkatapos ang pag-inom pa, may inom pa ako nung hanggang sa miskin na yung you know, illegal drugs. So nung nakakilala ka sa Panginoon, itong personal you know, encounter mo sa kanya, kasama mo na ang may asawa ka na, may pamilya ka na, wala pa. Ah, binata ka pa. Binata pa. Sa time na yon, kinakausap ako ng Panginoon sa salita. Parang sinasabi niya, ibigay mo na sa akin buong buo. Ang tinutukoy niya yung talento ko. Huwag mo nang gamitin dyan sa mga pagtugtog dyan sa labas, sa sa disco houses. At matagal din, sabi ko, Lord, paano ako mabubuhay? Extra money din. At that time, ano lang ako eh. I was just a payroll clerk. So, sweldo. At yun nga, paano? Parang hindi ko maigipa. Hanggang sa sumuko din ako. At ang dahilan pala, sabi sa akin, ako dapat ang una sa buhay mo. Nung mapasa ko yung Matthew 6:33. Ang konteksto noon, bakit ka ano alalahanin mo yung isusot mo, yung kakainin mo. Tingnan mo yung mga lilies. Oh. Eh, ako pa, sabi niya, ikaw pa ba, pababayaan ko ba? Ikaw sa mga ano. Tapos, ako ang unahin mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. Amen. So, right there and there, sabi ko, sige Lord, suko na ako, bibigay ko sa iyo. Pagkatapos nun, totoo siya sa mga promises niya. Hanggang sa pinagpala na niya ako ng pinagpala. Kahit na ang natapos ko eh, sa vocational school lang, programming. At ginamit niya yun para paularin ang buhay ko. At na-promote ako na na-promote. So, at nung time na yun, nag-aaral pa pala ako. At magbabasa ako ng Bible, hindi ko maibaba. May exam pa kami. Bible ang binabasa ko. At wow, perfect. Sabi nyo dito. So, iba siya. Talagang totoo siya sa mga promises niya. At praise God. Fast forward, dalawang anak na nakapag-asawa ko. Christian yung asawa ko. Mas unang pa siya naging Christian. Sa Cavite, Four Square Church pa siya. Nung magkaanak kami, sabi ko, sana maging asawa ng mga anak ko eh, Christian din, kagaya ko, na mahal ang Panginoon at totoong tapat sa Kanya. So, ngayon, nagsisilbi rin ang mga anak ko, true pa rin, regular sila sa church. Yes. Ang panganay ko, nag-asawa na, 5 years ng kasal, pero wala pa kami opo. Darating yan, darating. Yep. So, yes. We would like to listen to one selection. Gusto namin mapakinggan the talent that God has given you from the secular music
to the gospel music. So can you share? Pwede kang tumugtog? Yeah, of course. Okay. Ang title nito is Heal Our Land. Kasi, okay. Pili ko to kasi yung pinalalagyan nating lahat dito sa pandemic at sa Pilipinas, nabalitaan ko na nagkaroon ng lindol. Sa Batangas, Kalatagan. So, itong napili kong tugtugin. Kaya lang, babasahin ko yung nota. Okay, sige. Sana po magustuhan niyo. Oo, no problem. Ito na. Si Jesse po ay sakso. Thank you.
Thank you so much, Jess. Thank you so much, Jess. Thank you for sharing your life and your music, Testimosica. Kaya sa uulitin, there'll be another occasion na makakausap namin ulit kayo dito sa ating program. Yes. Thank you so much, Jess. Thank you. Thank you. Lord, heal our land. Yeah. Yeah. We can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength. Ito po ang programang We Can Do It na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Kami nga po niyo mga kasama, Marusa Peda Javier at Jonathan Mortiz, nagsasabi pong we can do it. God bless you. Bye-bye. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.